Ngayon, babahagya tayong mag-explore sa mundo ng maritime defense habang tinitingnan natin ang matapang na hakbang ng Pilipinas sa larangan ng submarine warfare. Isipin mo ito, isang bansa na walang kasaysayan ng operasyon ng submarine na handang sumali sa mataas na liga ng mga mandirigma sa ilalim ng dagat. Parang nanonood tayo ng isang bagong solda na sumasabay sa global stage ng may kasindek-sindek na pagpasok. Sa maraming taon, pinangarap ng Philippine Navy ang mga submarines bilang koro ng hiyas ng kanilang flotilla, at ngayon, mas malapit na ang pangarap kaysa sa anuman. Ang Horizon 3, ang pinakadakilang yugto ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas, ay nangangako na gawing katotohanan ang ambisyong ito sa loob ng susunod na 5 taon. Isa itong nagbabagong laro sa kasaysayan ng pandagat na militar ng bansa, at narito kami para sa bawat nakakabighaning sandali. Papasok ang Naval Group, ang utak sa likod ng makabagong proposal. Ang kanilang alok ay hindi lamang tungkol sa mga submarine, ito ay isang komprehensibong pakete na idinisenyo upang itayo at panatilihing umiiral ang bagong nabuong underwater force ng Pilipinas. Ang 2 Scorpene-class submarines ang pundasyon, suportado ng malawakang pagsasanay ng mga tauhan at ang pag-unlad ng isang world-class naval operating base sa Subic. Isipin mo ang pagtatatag ng bata sa pandagat ng may estilo. Ang mga Scorpene-class submarines ay hindi lamang mga barko, sila ang mga pinakapiling sa lahat, pinili ng 4 na bansa bago pa man sumali ang Pilipinas sa laban. Mula sa Brazil hanggang sa India, pinatunayan na ng mga submarines na ito ang kanilang husay, at ngayon, oras na ng Pilipinas na sumali sa prestihiyosong samahan. Bagamat hindi itinatadana ng alok ang lokal na konstruksyon, may mga bulong ng potensyal na pakikipag-ugnayan upang itayo ang mga submarine sa loob ng bansa. Isipin mo ang pag-aalboroto ng aktibidad habang nag-aabang ang Pilipinas na tanggapin ang mga kahangahangang yamang ito sa kanilang arsenal.